Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalumong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria ang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki nino man ang isa at hamaki naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami namay maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatula ng kamatayan, isang panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahama kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may pagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y isinulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo.
sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa Kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahangos sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masama'y wawakasin niya't walang mabubuhay. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparan si Jesus at sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang pinagbabawal sa kutusan? Tanong ng ilang pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kinain, kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama bagamat ayon sa kutusan, ang mga serdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Makapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang tanghali din po, Father. Noong panahon ni Jesus, malipit niyang maingkwentro ang mga pareseyo at mga eskriba. Siguro, malimit nating marinig ang mga eskriba at mga pareseyo. Sino ba sila? Ang mga pariseyo, sila yung mga interpreters of the law. At itong mga eskriba, sila yung mga experts of the law. Sa katunayan, matatalino tao sila. Magagaling pagdating sa batas. Pero mayroong kulang sa kanila. Dahil sa kabila ng kanilang katalinuhan at galing sa batas, meron silang nakakalimutan. Para bagang ang batas na lamang ang kanilang sinusunod. At iyon ay naging alipin na sila ng batas. At hindi lamang yan, sila ay nagiging, kumbaga, exaggerated na. Alam nyo yung mga tao kumisan, may mga taong maliit na bagay pinapalaki. Meron mga taong yung mga simpleng bagay ginagawang komplikado. Kaya nga, the clash between Jesus and the Pharisees is not about observance of the Sabbath, but how to observe it. For the Pharisees, the Sabbath was primarily defined in negative terms. They would ask what is prohibited by law with regard to work. Kaya nga nung nakita nilang yung mga alagad ni Jesus ay namimitas ng mga trigo at nung kinain nila, para sa kanila, pinagbabawal yon. Dapat, or sa araw ng pamamahinga, wala ka dapat na ginagawa. To them, even the casual action of disciples in picking ears of grain constitutes a kind of work and thus ignores the prohibition.
Pero sa kabilang dako naman, Jesus on the other hand, regards Sabbath positively. The day of freedom from work is a gift for humanity's good. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Bakit ginawa ang Sabbath para sa tao? Because we need to rest. Pag sinabing Sabbath, araw ng pamamahinga. Ito ay araw ng pamamahinga. Kung ating babalikan ang Book of Genesis, 6 na araw ginawa ng Diyos ang sanlibutan. Nilikha niya ang sanlibutan sa loob ng 6 na araw. At sa paglipas ng 6 na araw, sa 7th araw, siya ay nagpahinga. Pero alam niyo, hindi lang mga Panginoon nagpahinga at natulog. Hindi naman siya siguro napagod nang sinabi niya yung let there be light, let there be lahat. Kundi, sabi sa Book of Genesis, nagpahinga siya at pinagmasdan niya ang kanyang ginawa, ang kanyang mga nilikha. Kaya nga mga kapatid, looking back on what on the work of His creation, He reflected on what He had done. Tinignan niya at pinagmasdan niya ang kanyang mga ginawa. So He worked in the world for 6 days. On the 7th, we fall asleep. Alam niyo ang problema sa tao. Tayo, meron tayong 7 araw sa loob ng 1 linggo. Pero yung 7 araw na yan, kumisan, yung 7th araw, imbis na tayo magpahinga, ang ginagawa natin, namamasyal tayo. Di ba? Para mag-enjoy, para makalimutan lahat ng mga problema natin. At kumisan, nakakalimutan din natin mag-reflect at mag-meditate. At kumisan ang tao, sa sobrang pagod niya, wala na tayong panahon sa sarili natin. Wala na tayong panahon sa ating pamilya. Wala na tayong panahon sa Diyos. Kaya nga, di ba, mayroong tinatawag na weekend. Yung weekend, galing yan doon, sa Sabat. Na kung saan, itong weekend na ito, ito yung araw na kung saan tayo ay humihinto sa ating ginagawa. Humihinto tayo sa ating mga trabaho. Humihinto tayo sa ating mga gawain. At tayo ay nagpapahinga. Alam niyo yung salitang pahinga. Naalala ko yung isang pare. Sabi niya, ang salitang pahinga ay galing daw yung salitang pahiram ng hininga. Bakit tayo kumisa nagpapahinga? Dapat kasi kinakapos na tayo ng hininga. Pag tayo'y pagod na pagod, pag tayo'y maraming ginagawa, kumisan wala na tayong hininga. Kumisan mabaho na rin ang ating hininga. Kaya nga, tayo dapat bilang Kristiyano, dapat tayong magpahinga. At ang araw ng pahinga ay iyan, ay ang araw na kung saan tayong lahat ay nakakatipon-tipon. Kaya nga mga kapatid, a rest is an essential part of life. A free day is needed time to recover one's force, spending time with family. Alam niyo, ito yung panahon na kung saan tayo bilang isang komunidad, tayo ay nakakasama-sama para magpasalamat sa Diyos, para tayo ay makasama natin ating pamilya. At hindi lamang yan, para tayo ay i-consecrate natin ang ating sarili, ang ating oras para sa Diyos. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, paano ba natin pinapahalaga ng araw ng pamamahinga para sa atin? Paano ba natin ginagamit ito? Tayo ba ay may panahon pa para magpahinga o puro na lang tayo trabaho? Tayo ba ay may panahon pa para sa ating pamilya o wala na? Kaya nga, napakahalagang mga kapatid na tayo bilang mga Kristiyano, mayroon tayong panahon sa sarili natin. Kuminsan ng tao, wala na tayong panahon kahit sa sarili natin. Wala na tayong panahon sa ating kapwa. Wala na tayong panahon sa ating pamilya. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwan natin ng misang ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang pinagkakaloob sa atin. Lahat tayo ay naniya ng Panginoon na magpahinga. Kaya nga, di ba, mayroong isang patalastas. Di ba? Take a break. Have a break. Have a KitKat. Ibig sabihin, tayo ay kinakailangan magpahinga. Mag-break ka naman paminsan-minsan. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, magpahinga naman tayo paminsan-minsan. Huwag naman puro trabaho na lang. Dahil pag puro trabaho na lang,
meron kang ang pera, pero ang katawan mo naman ay nagkakasakit na. Ano? Kaya ito ang panyaya sa atin ng Panginoon, magpahinga paminsan-minsan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang tao anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang sa niniluwal ni Maria nang hindi bumawas kundi lalo pa nagpagana sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumikha sa lahat kailanman. Nilingap po ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghelo sisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat na naparito mong anak. Na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kesa pamamagitan ng Espiritu ng banal, ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kiminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang kami pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Espiritu, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, na si Kristong Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, mapalitan niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay pagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Ngayon pa ibabasbasan natin yung mga pababasbasan ninyo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasadan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit amang ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Lubin mo ang tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriw, umayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.